walang perfect daughter, pero merong pwedeng mutual love and understanding and nurturing na mag-exist sa pamamahay ninyo. I hope ma-impart namin yan, parang how you can create or rekindle that relationship. Hug your mothers. Appreciate, say I love you. Sometimes we forget that because we're so busy wanting to earn money to provide for the family. Thank you. I've got two more questions. Alright. Para sa tatlong mothers, how do you define a mother's love, especially when you are dealing with millennials? Wala akong trade secret. All I have is a gut feel and an innate love for the child. Para you see his flaws, you see his strengths. My son is both a teacher and a learner. Ganun ang role natin sa isa't isa. Parang sometimes may mga one-liner kayo sa mga nanay niyo. Tapos sana aminin ng mga nanay niyo mapapakita sila bigla na tama yung sinabi niyo. Sa akin, that's how I play it. When I'm wrong, I apologize because I want my son to learn to be humble to me as well. To apologize and acknowledge his mistakes. When I'm right, I really push for it because there are some things that even if matatalino kayong lahat ngayon at alam niyo yung mga gusto niyo, the voice of experience, the sensibilities na meron, ako as a mother is what I can share. Ang goal ko is lumaki siyang maging matinong bata. Not necessarily ganun kagaling or ganun. I'm sure maging ganun din siya, but really ang goal ko is pag naging matinong tao siya, successful na siya doon. And I've done my role as a mother already. Okay. Young millennials kasi, Tami says so. Millennials kasi, paulit-ulit na lang yan naririnig natin. I think this is the younger generation that is heavily scrutinized by the older and the more conservative generation. Kasi ito daw yung generation na unsure, rebellious, walang focus, talagang ano, may pagkanegan kasi. Pero ako, to be fair, lahat naman ang henerasyon dumaan, meron din naman tayong factor na gano'n eh. Naging rebellious din tayo, unsure, wala din focus. It's just that I'd like to believe that it's just in the way the youth today, in the way they communicate. Kasi alam nyo, mga kapatid, ang millennials are the digital natives. Why do you say so? Kasi they would always want to get connected eh. Kaso ang masakit doon, connected sila. Why? Because may goldmine of information na eh. Nung panahon namin, nagbibritanika encyclopedia pa kami. Ito ay isang pindot lang, di ba? The sad truth is, they are more connected to the modern technology. What I just noticed, even with the younger writers na tinetrain ko, parang ang hirap nilang kumonect emotionally. Sometimes they get to be very passive, pero kailangan i-discover mo eh. Ano ba yung language nun? And I am learning a lot from my daughter. Kasi sa kanya ko, even when I was writing the script, I was asking her things na hindi ko alam, kailangan ko siyang pasukin. I have to penetrate her persona para malaman ko, para makapagsulat ako, nanay ito eh, ang anak naman hindi 30 years, di ba? It's Sophia. And my daughter is 22. So, especially now na, kaya ko sinasabing passive, na it's either nasa cellphone or nasa laptop. So, parang connect with me. Pero pag sinasabi ko na, bitiwan mo muna yung cellphone mo, huwag ka muna mag-FB, IG, whatever, because we need to talk. And then I noticed that ang communication nila, especially ng anak ko, mas ano sila eh, mas bumubukas sila, nagbubukas sila ng loob. Imagine, magkatabi lang yung kwarto namin, nag-chat kami. Nandun siya sa room niya, nasa room. Tapos, I noticed pag every time when I confront her, mas may flow yung lingwahe niya sa chat, sa social media. Doon niya nasasabi, at doon din ako nakakapag-express. Parang it's like, mas meron kang na may susulat na hindi mo masasabi, di ba? So yun ang learnings ko, na talagang struggle
for a mother na magkaroon ng anak na so-called millennial nga kasi you have to discover what their passion is. Kasi nga, nung panahon namin, ang nagtatrabaho kami sa ngalan ng ekonomiya, di ba? Pero ngayon, the young people ngayon, the youth now, they want to pursue their passion project. Kaya ang dami-daming pabatalang pabata yung ano eh, filmmakers, di ba? They want to push through, they want to pursue their passion project. Sabi nga, motto nila, follow your passion. Yung motto namin na magtrabaho ka kasi kailangan mong kumita, di ba? Dito, kahit, well, basta ako, on my terms. Lagi silang on my terms. Yun po yung experience ko with Ali. Wow.